Yo, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. This is Makoy Tech PH. Nagbabalik at meron na naman tayong isang video tutorial kung paano mag-repair ng isang Sony home theater. Bago ko pala umpisahan ito, nagkapasalamat ako sa aking mga taga-suporta, aking mga subscribers. Dahil ako'y road to 1,000 na yung aking subscriber, so malapit na rin tayong ma-monetize. Guys, ito pangako ko sa inyo guys. Kapag ako na-monetize, may part sa aking sahod sa YouTube na iaambag ko o tulong sa kapwa ko technician, lalong-lalo na sa mga newbie. Either mag-sponsor tayo ng ibang mga gamit o tools o ganun, o kaya mga ibang mga repairing tools o kahit anong maisipan natin na pwede natin itulong sa kanila. Yan ang pangako ko sa inyo. So keep support sa aking YouTube channel guys. Konting si ano na lang, konting tulak pa. Okay? So ito guys, meron akong tanggap dito na isang Sony home theater. Ang model niya is ito. Model niya DVD home theater system DAB TZ135. Okay? So tingnan natin yung problema. Ito. Pa-plug in ko. Okay, yan, naka-plug in na yan. So i-power on ko. Yun. Walang power, guys. So, yan, plug muna natin. Walang power. So, ito, bubuksan ko muna to para malaman natin kung anong problema sa loob. Manood lang kayo dyan. Okay, nga alis. Guys, nabuksan ko na. So mag visual check muna tayo ngayon sa mga parts niya. Ito. So maging familiar din kayo sa mga parts na nasa loob ng ganitong klaseng model. So ito. Ito yung kanyang power supply. So ito yung kanyang main board. Yan. So ito yung kanyang DVD. So mayroon din siyang tuner. Okay? So, i-visualize ko muna yung mga possible na sira dito sa loob ng unit na to. Ayun, balik tayo guys. Ito, na-check ko siya ng visualize. Wala naman ako nakitang mga lumuobo ng mga kapasitor. So, i-check natin ngayon yung fuse. Kasi usually yan, pag mga ganyan walang mga power at okay naman yung mga parts na nasa board, check natin yung fuse. Yan ang unang-una. So ito, gamit natin yung ating multimeter. I-set natin sa resistance o sa basing mode. Then i-check natin itong fuse. Pag nagbasing to, sabihin good yung fuse. Pag hindi, open. Yun, confirm guys. Walang basing. So walang resistance, open to. So alisin natin yan. Check natin kung ilan ang value nito, then palitan natin. So guys, ito, nakahanap ako. Ito yung original niya. So nakahanap ako, ito. Same lang ng value. 3.15 ampere. So palitan natin. Yan. Pakita ko sa inyo na hindi na siya open. Okay guys. So yan. Sunod tayo. I-plug natin yung unit. Tingnan natin kung may display na siya dito sa kanyang ano. Ito, i-plug ko. So i-power on natin. Teka lang, ayusin natin yung camera.
Okay. Power on natin. Ayun guys, oh. Meron na. Nagpakita na yung hello, tapos loading. So, ayun, nag-play na rin yung kanyang DVD, ano. Nag-auto-play na rin. So, ito yung mga kasama niyang mga speaker, ilagay natin. Ito yung speaker niya, front R. Ayan. Kabit natin ngayon. Guys, tuloy tayo. Well, ito, maglagay ako ng ito, plug ko yung TV. Kinunik ko na siya dun sa may TV. Ayan guys, pasensya na kayo. Medyo malaki yung aking TV. I-power on ko yung TV. Okay. Nag-play yan guys, ha, nag-play. So yun, yung TV natin. Ayan, change na kayo. At medyo maliit lang yung aking TV, 55 inches lang. Ayan. So meron siyang display, no. Ayan, ilagay natin sa kanyang ano. Ngayon, check natin ngayon kung may sound na lalabas dun sa may TV. Ayan, no, nakikita nyo yung volume, tinataasan ko. Ayan, galing dito sa may home theater, papunta dun sa may TV. Ayan, oh. Yung volume tumataas hanggang 20, ayan, hanggang 31 na. Pero walang audio out. 32 na siya, oh. Halos mag-maximum na. So, taasan ko din sa TV, yung volume ng TV. So, wala talaga. Ayan, oh, naka 65 na tayo, wala talaga. So, ibig sabihin, wala siyang audio out. Meron lang siyang audio out dun sa speaker. So, guys, ito, balik tayo. Bali, mag-troubleshoot tayo ng problema kung anong dahilan dito sa unit ito. Bakit walang audio out dito sa may kanyang RCA? Okay? So, okay naman. Meron naman siyang out sa speaker. So, i-troubleshoot natin. I-plug ko itong unit. Yan. Na-plug ko na. Power on ko. Tapos mag-check tayo ng voltahe dito sa section ng audio papuntang RCA, no. So gamit ang ating tester, iset natin ang ating tester sa ayan, sa DC voltmeter. Ilagay natin tong negative test probe sa chassis ng unit. So mag-check tayo ng voltahe ngayon. Ayan, close up natin. Ayan, tumatakbo ng unit. Ayan. Ayan, meron siyang 3.2. Okay, good. So guys, nakikita nyo. Ayan o.
Yung isang triode o kung tawag nila na ano na switching transistor. Ay nagdrop po, kita nyo. Five volts, 4.8, 4.7, 4.2, 3.8. Tanya guys. So, yan ang nakikita kong problema niya. Kasi nandito siya sa sakop ng audio out ng RCA. Check natin tong SMD capacitor na to, na napakaliit. Ayun, guys. Shorted, isang napakaliit na SMD capacitor. So, yung SMD capacitor na yan, pupunta dun sa may transistor kanina na walang, wala tayong nasusukat na boltahe. Switching niya. Ayun, okay. Ito yung input ng switching transistor. So, shorted. So, wala siyang mailalabas na, na output gawa ng shorted nga yung SMD capacitor. Ito guys, oh. Oh, yan, check ko yung SMD capacitor. Shorted. Kaya pala wala tayong walang labas yung switching transistor na yun. Okay guys. Yan yung basic na troubleshooting. No, hanap tayo ng mga shorted, mga change value na resistor, mga shorted na diode. Yan ang basic. So, kung may parts ka niyan, madali na. Madali mo nang mapalitan yan at babalik na sa normal yung operation ng unit. So, meron akong i-share sa inyo. Itong aking nalalaman na to is nung time pa ng 2005. Mga DVD pa una nun. Mga DVD ng mga galing sa Muslim. Yan. Naka-encounter ako ng ganito before. May output sa speaker, pero walang output sa audio ng papuntang RCA jack. Same nito. So, ituturo ko itong technique na to sa inyo. Bali, ang gagawin ko dyan, eh, diba ito kaninang ating speaker output dito, meron tayong, may audio naman. So, mag-jumper tayo ngayon dyan, papunta dun sa may output ng RCA. Ituturo ko sa inyo yan, napakasimple yan. Hindi tayo gagamit ng mga parts na pamalit, mga switching transistor. Easy way, dun tayo sa easy way, jumper wire lang. Tuturo ko sa inyo guys ito. Bali, babaklasin ko muna to at ipapakita ko sa inyo. Okay, balik tayo. Ito guys, balik tayo. Bali ito, nabaklas ko na yung mainboard ng unit natin. Ito guys, oh. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung output ng speaker, di ba? So, kukuha tayo ng signal dyan. Papunta doon sa may signal ng RCA, sa audio ng RCA, no? Kumbaga magbibigay lang tayo, ibabypass natin yung audio kasi merong tayo na detect na shorted dito sa may audio section ng RCA output. So ibabypass natin 'yon. Kumbaga magki-share lang yung output ng speaker to audio out ng RCA. So, yan, napaka, mas madali yung gawin yan. So, ang kailangan lang natin dyan, dalawa yung output ng audio nito, isang left saka right. So, kukuha rin tayo rito sa left and right. Okay? So, kailangan lang natin ng dalawang wire. Isang pula o isang itim. Kaya magkaibang kulay. Black, white, o depende sa inyo. So, hahanap muna ako ng wire, no? Ito guys, balik tayo. Bali, ito yung kailangan lang natin. Wire. So, naganap ako ng wire. Kasi yung color coding ng audio natin, red saka white. Red saka white. Okay? So, para hindi tayo maligaw, yung orientation, gumamit ako ng red and white din. So, itatap lang natin tong itong sa left niya. Dito lang. Kasi dalawa yan, di ba? Yung isa ground. Huwag nyo itatap sa ground, ha? Doon nyo itatap sa may, ito, halimbawa,
Wait. Ano ba? Ito kasi, di ba pag pinasok natin itong RCA jack dito sa may output ng DVD, no, home theater. Yan. Ito kasing part na to, itong external, para sa ground to. Ito. Ito naman yung pinaka-signal. Doon tayo tatap sa signal. So, yung signal, ito yun. Ito, ito yun, ito yun. Okay? Ito yun. Ganun din sa may kabila. Dito. Huwag dito sa may ground, ha? Kasi ground yan, useless yung gagawin yung bypass. So, same din dito sa may speaker out. Yung isa dyan ground, yung isa dyan yung pinaka ano niya, signal niya. So ganun lang guys, oh. Ito tuturo ko sa inyo. Ibali ihinangin ko na tong kinuha nating wire dito sa may out ng RCA. So papakita ko sa inyo. Ito yung sa red. Gandahan natin para matuwa naman yung mga viewers natin. Ito guys, para sa mga ano to, sa mga tinatamad magtanggal ng parts, dun tayo sa pinaka easy way. Ano to eh, technique na basic lang pero effective. Okay, yan, ganda na yan. Okay. Yan. Papunta dun sa kabila. So, punta lang sa kabila. Ah, okay. Dito. Yan sa white. Gandahan natin para maganda sa paningin. Okay. Yun. Maganda sa paningin. So, ibabalik ko na to. Ibabalik ko na yan. So, for safety, lagyan natin ng insulator sa ilalim. Hanap lang ako ng insulator. Nilagyan ko siya ng insulator para hindi magdikit sa sasis. So ibabalik ko na to.
Okay, nabalik ko na guys. So, i-plug na natin itong unit tapos buksan natin yung TV. Yan. Na-plug ko na yung TV. Para makita nyo yung aking sinasabi. Power on natin. Yan, yan. Yan yung aking magiging monitor o aking tapos i-plug in na rin natin tong unit natin. Okay. Ito, pa-plugin ko yung unit natin. Iharap ko para maganda. Ay, ganyan na lang. Plugin ko. So, power on ko dito. Malalaman natin kung umiikot na. Yan, umiikot na. Yung sabihin, nag-power on na. So, ito. Video out. Yan. Lagyan natin para makita nyo sa screen. Yan. So, lagay ko rito. Ayan o. Kita nyo. May video out na. So, lagay natin yung ayun. Itong kanyang ito na. Final moment, guys. Audio out. Naka-end na pala yun. So, stop natin. Stop, then play. Stop, then eject natin kasi naka-ano na siya eh. Sagad na. Okay, yan. So ito, check natin kung may audio out na. Yan, nakikita nyo sa ano, may reading na. Nag-reading na. Yun guys, oh. When you found that special thing, you're flying without wings. Inaano natin at baka madali tayo. Something you share in every morning. Yan. Yan guys, meron na. Yan, oh. Okay. Maririnig nyo ba? Ugutin ko. May audio out na siya. Ayan. Medyo grounded lang tong ating RCA. Okay. Ayan o. So, lagay natin dito. Ayan. Diba? Ayan, may sound na siya. Ayan guys ha. Sana nasundan nyo yung aking technique dito. Parang para sa mga tinatamad to. Yung ganitong klaseng technique. Natutunan ko lang to noong 2015. Sa mga DVD na mga unit. Yan. Kumbaga kumuha lang tayo ng signal dito. May speaker out. Papunta doon sa may audio out. Okay. Ito, kung gumamit tayo ng dalawang wire. Yan. So, ang laging problema nitong unit na to, kung bakit walang out kanina, dahil dun sa may shorted na SMD capacitor. So, kung kayo'y nahihirapan mag-troubleshoot, hindi nyo na dali yun, so, gawin nyo itong aking tinurong to na technique. So, katulad yan, medyo mahirap hugutin yon or sira na rin yung kanyang ano, katulad kanina, shorted, baka nasira na rin yung kanyang switching transistor. So, ito na yung best way. Okay guys? Ayan o. Volume ko sa may DVD. Ayan o. Hinaan natin. Okay? And guys, bali, ayan.
Ito yung ating ginawa. So, hanggang dito na lang guys. At sana huwag kayo magsawa sa pagsuporta sa aking YouTube channel. At konting-konting sipa na lang. At mararating na natin yung mamonetize tayo. Okay, magalala guys. May parte doon sa aking sasahurin in future sa YouTube na isishare ko sa mga kasamahan nating technician. Bali, shoutout sa lahat ng aking mga kasamahan dyan sa grupo. Electronic Technician Group. At sa mga kapwa ko mga tech vloggers. Yan. Mabuhay kayong lahat. At sa mga subscriber ko. At sa mga hindi pa mga nagkakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Ano pang ginagawa nyo? Mag-subscribe na kayo at sigurado akong marami kayong matututunan. All the basic, pero malaking tulong to sa inyong kaalaman. Okay guys, ang ganda na lang. Bali, Makoy Tech PH. Ingat kayo lahat dyan sa Pinas. Lagi kayong magmamas dyan. Sunod lang sa protocol ng ating gobyerno. Ganda na lang guys. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.